Good morning mga ka-emers. So, nandito na naman tayo para sa isang araw, no? Sa isang araw na Martes. So, March 2. I-share muna natin. Share natin, no? Para dadami tayo, guys. Oh, mayroon ng isa. Mega shoutout sa ating unang viewers. Pa-comment naman, patamsa kay host at saka para makita natin, ma-shout out natin ang ating, oh, dalawa na. Ma-shout out natin ang ating, oh, dalawa na. Okay guys, no? So, araw na Martes ngayon. March 2. Ang bilis ng araw. So, kung napapansin nyo, parang sobrang bilis, no? March 2 na agad. Parang kailan lang ang ano, baga nag-New Year tapos March 2 na. Kaya kailangan mabilis din tayo, no? So, habang nag-aantay tayo ng mga bagong ano natin, viewers, no? I-share muna natin, ah. Mag-share muna tayo, guys, para nadadami tayo. Yan, share natin. At saka huwag kalimutan, eh, thumbsack si Jose. Thumbsack para dadami. Okay? So, sandali, ayanohin muna natin yung ating mga viewers, ating imbitahan natin sa ating live. Okay, so what is your, pag-usapan natin, what is your deepest why? Okay, so send muna natin, no? Send muna natin, guys. Share natin. Share natin sa ating mga friends. Okay, padamihin natin, mega shout out, no, sa ating mga viewers. Alam ko busy pa ngayon, busy pa lahat ng mga nandito sa UAE o Dubai, Abu Dhabi o saan ka mang panig dahil lahat may trabaho, no? So, habang nagsishare tayo, guys, sishare muna natin para dadami. Okay, 4 million viewers, no? Maraming salamat. Dagdagan pa natin yan para dumami. Okay.
Live tayo, no? Live tayo sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, the capital city of UAE, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung capital. Sindin natin sa ating mga friend na vloggers. Okay, mega shout out sa ating friend from Spain, Bibot Gasta, Tamsak Migo, support this here. Okay, maraming salamat, no, Jyoti Mugmit. Okay lang yan, kahit standby mo lang yung alagad. Okay, so habang ano, mega shout out sa ating 5 million viewers, no, pinapadami pa natin. Unang-una si Bibot Gasta. Ang dali lang, 6 million na. Okay, kinuha natin. Oh, 7 million viewers. Mega shout out, guys. Palagay naman dyan ng ano. Ano yung may mga jacket na pwede magbaba ng... Nope, 8 million, oh. So, baba kayo ng bahay para mabalikan ko kayo mamaya. Baba natin, guys, no? Pwede kayong magbaba dyan. Ibaba nyo lang para balikan ko kayo mamaya. Okay. Mega shout out, no, sa ating Sibin. Okay, Simple PG Family, maraming salamat. From Norway, no? Okay, pwede ka magbaba, Dale, para yung mga hindi mo pa na dikitan, pwede mong dikitan. Ayan, magbaba na si Bibot, no? Bibot Gasta. Baba tayo para ano yan, binaba ko yun sa ano ko yan. Okay, guys, sa pagdikit, ano lang natin, no, dapat about sa video, yung mga bago pa. Okay, yung mga bago, no, yung mga bago na baka mayroon pang ano, para hindi masayang yung ano natin, huwag tayong mag-comment or mag-iwan ng bakas na mali kasi sayang. Kumbaga, hindi yun counted, mayroong ganun, no. So, dapat kung ano yung pinanood nyo, kung sa intro, yung tungkol sa intro natin. O kung yung tungkol naman sa pagluluto, huwag kayong mag-comment na yung mga dikit, mga ano, yung mga bawal na ano, kasi alam na yan, no? So, ang ano nyo lang talaga na tungkol sa video, yung pinanood nyo, yun about sa video, ang i-comment natin, no, para malinaw. Okay, maraming salamat, no? So, kagaya kahapon yung napag-usapan natin na kailangan tuloy-tuloy lang, kumbaga consistent. So ito, guys, no? Dumadami na tayo, no? Guys, balikan ko kayo basta may bakas lang, legit ako. Yan, nag-iwan ng ano, mag-iwan lang kayo kay Bibot Gasta, si from Spain, no? So, sa Spain yan. So yung mga nandyan sa Pilipinas, dikitan nyo tong mga nasa abroad kasi karamihan nasa abroad. Dollars. Hindi. Yung nasa abroad kasi malakas ang ano namin dito. Kumbaga malakas yung
internet connection, kaya sigurado babalikan kayo niyan. Basta mag-iwan ng tamang bakasi, simple PG from ano yan, Norway. So doon sa mga monetized channel, no, malaki ang ano natin diyan. Pag sila nanood sa atin, malaki yung bayad, malaki yung revenue natin. Kaya dikitan nyo guys, no, yung mga nasa Pilipinas. Sino yung mga nasa Pilipinas, dikitan nyo lang para ano, o sila din yung kahapon, no, para mas malaki. O naka-duty, habang naka-duty, ito yung isa sa source of income ni Bibot Gasta, no, habang naka-duty siya bilang caregiver. So mayroon siyang YouTube. So nagyo-YouTube, nagba-vlog. So yun ang maganda. Germany nga pala, sorry. Germany pala si ano, Norway ang nasabi ko, yung si Queen TV yun pala. Nasa Germany si Simple PG, Filipino German family. O yun yung ano niya, yung channel. 'Di ba? So pag busy din okay lang naman kasi ano naman to, kumbaga pwede naman iwan mo lang din kasi alam ko naman busy lagi, no? So, yun guys, katatapos lang namin mag-usap sa isa sa mga kaibigan ko, business partner ko sa Dubai, no? So, alam nyo naman dito sa ano, yung si Simple PG, galing din siya ng ano, galing din yan siya dito. So, nasa Germany siya ngayon. Dahil German yung asawa niya, no? So, alam natin maraming bawal dito sa UAE. So ngayon nag-usap kami kasi ano ko, nakabisit visa ko ngayon, no. So bala ko sana mag part-time, naghahanap ako ng part-time driver. Driver ko dito sa mga di nakalam. So driver ko, naghahanap sana ko. Tapos nasabi niya, friend, mahirap kasi delikado daw. Maraming ang, ano, kasi bawal kasi yan. So mahirap. Sabi niya, mas maganda, online-online ka na lang. Or yung ibang, ano, wag lang daw na, mamaya mag-drive ka, tapos di ka bayaran, wala kang habol kasi hindi ka residence, kumbaga naka-visit visa pa, di ba? So, nag-iisip din ko, kaya may lakad ko mamaya, no? Inano ko ngayon na, kagaya nung sabi ko kahapon, na mag-ano tayo, mag-online tayo araw-araw para dadami. So, dumami na. Yung iba, siguro busy. Yung iba natin bisita kahapon, malamang busy pa. Yes, true. O, tama. Alam niya ng mga galing dito, kagaya ni Simple PG, alam niya yung maraming bawal dito, kaya medyo pahirap ng pahirap, no, ang sitwasyon natin dito. O kahit saan man, pero saan ka mang, ano, kasi lahat apektado ng pandemya, di ba? So nasa Pilipinas, ang sa Pilipinas ngayon, sabi March 6, wala na, di na kailangan yung travel pass, medyo maluwag na. Kumbaga sa mga uuwi, kung nandito ka sa, ano, abroad, no, yung nabasa ko kahapon na March, nitong March lang na hindi na kailangan i-quarantine yung mga uuwi ng probinsya. So uwi na, no, kasi yung iba, konting kaalaman to guys, ito yung bagong ano kahapon, sabi kailangan pang last, mga last month na kailangan natin ng ano, quarantine, no, 14 days. So ngayon wala na daw, hindi na kailangan. Pwede na bakasyon o kain dahilan. Kasi ano na, kumbaga medyo gumaganda na yung sitwasyon. Hindi na kailangan ng 14 days na quarantine doon. O uwi na mama ko sa Cebu dahil wala na. Ah. O pwede na yan, Bibot, kasi ano, Miga, pwede na kasi yun nga ang nabasa ko doon sa news, galing yun sa Saudi, no. So sa mga uuwi, kasi mayroon kaming kumbaga grupo ng OFW doon sa lugar namin. So nandun kumbaga updated sa news. Kaya nga sabi nung iba nag-comment doon kung totoo. Di, galing naman yun sa ano, OWA. Parang OWA yun na ano. So sana tuloy-tuloy na, no? Kasi sana tuloy-tuloy na na mag-back to normal. Kasi mahirap guys. Yun din ang isang naanohan ko, mahirap umuwi na 14 days ka doon ma-ano. So kung 1 month ang bakasyon natin, kumbaga logi na tayo ng 14 days, di ba? So ngayon wala na daw, dapat naman kasi talaga, pero tuloy pa rin yung ano nila. Kung mayroon tayong naramdaman or may ano, i-check up, kailangan i-swab test kung malaman kung may positive o negative, ganun. Pero at least hindi na kailangan, noon ang daming kailangan bago, kahit doon lang, no, sa local na ano, bago maka-travel. Kasi yung partner ko umuwi lang ng
antipas o from Davao. Ang dami niyang kinuha na kailangan ng health certificate, kailangan ng barangay, sa ano, may mga code, ewan ko ng mga code, ganun. Sinitsik yun pagdating sa Davao, paglabas ng Davao, ganun. So, ganun kahirap. Pero yun, ito, ano pa lang to, no? Oh, tamsakdan po, boss. Salamat, Lucia Batulina, isang kaibigan kayo sa Abu Dhabi. Congrats, no? Bagong monetize, na bagong namoni yan. So, kumbaga, pag namoni na tayo, kumbaga parang ang sarap, no? Kasi kita na natin yung pinaghirapan. Parang certified na tayo na vlogger. Di ba, Bibot? O, Min? So, din ito. Hindi ito ninjas. Ah, o nga. Di, okay lang naman yan kasi naka-steady mo lang. O, pwede din ninja. Pwede lang din, ano. O, baba ka. Eh, sandi, lagyan natin ng jacket si, ano, para makababa si my friends. Lucia Batulina. So, yun. Kailangan lang natin. O, bigyan na kita, Lucia, sweetie. Okay. Mega shout out, no, doon sa ating... Sige, itry mo kung mayroon na. 10 million na yun. Nabawasan. 9 naman ulit. I-check mo, Luz, kung ano, sweetie, kung mayroon na. May jacket na ba? O Maria Belinda. Maria Belinda. O may ano na si Luz eh. Hello host. Maria Belinda to. Wait ha. Bigyan natin ng jacket para mababa nyo din yung bahay. Kasi mayroong mga bago guys. Pwede nyo silang. Ano. Ayan. Meron na po. Baba means. At may deliver. Balik lang mamaya. Okay. Walang problema at least. Pabalik at least bumabalik, di ba? So yun ang ano natin guys, no? Pag-usapan natin, what is your deepest why? So lahat tayo mayroon tayong tinatawag na deepest why or yung dahilan bakit tayo nag-abroad, no? So yun ang kunting pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga deepest why natin. Di ba? Kasi lahat naman tayo may deliver. Balik lang ako mamaya. O sige, maraming salamat. Tamsak dikit na po, host. Bago to si Maria Belinda or si Brin Vlogs. Okay, dikitan nyo guys yung mga bago, no? Kasi para dadami tayo. Huwag nyo rin kalimutan dikitan si host, ha? Para ano, balikan ko kayo lahat mamaya. Pagkatapos, kasi kahapon, kumbaga nag-umpisa ko kasi noon 30 minutes, 45, 1 hour. Ngayon kasi 1 o'clock ko nag-start, no? Medyo marami pala kasi kahapon maaga, mga 10 o'clock. So kinukuha natin yung oras or yung ganun. Kumbaga ito yung parang experiment ko habang nagla-live, no? Habang wala akong trabaho. Kahapon, ang akala ko kasi talaga March katapusan ako mag-start. Tapos kahapon, tinawagan naman ko na ng magiging amo ko, no, na tapusin daw ng driver niya ngayon hanggang April katapusan. So, mga May 1 pa ko makastart. Isipin nyo mga 2 months, no? So, 2 months ko na mag-build ng grupo. Ano ko din yung sa aking online at saka itong channel, no? So, araw-araw tayong makasama. Pag Biyernes kasi na, maraming tao dito, no? Nandito ko sa bahay, Ampunan. Bay Ampunan, di sa pastoral to nila tawag dito, pastoral, no? So saka ko magbayad ng bahay pag nakapasok, ganun ang usapan namin. So pagkain lang ang ano ko. Mahirap guys sa mga nandito sa UAE, alam niyo yan gaano kahirap ang walang trabaho, pero hindi natin yon isipin, di ba? So tingin tayo sa positive side, kaya siguro ito rin yung way na ma-concentrate ko sa ano dito sa pagba-vlog. Oh, wala ka na doon sa luma, amigo. Ah, wala. Umalis ko doon, Miga, kasi ano. Okay, nagbaba na, no? Palalab. Palalab naman, pahit. Okay? Nagbaba na si Belinda. Ano nyo, guys? Kaibiganin nyo. Kasi lahat tayo, kumbaga, ang payo ko doon sa mga nandito, no? Kailangan honest tayo. Kumbaga, pag binigyan tayo, balikan din natin. Ganun lang, no? Para sa lahat naman yun. Para maganda. So, lalaki ka, lalaki siya, tayong lahat, kumbaga, aangat. Ganon dapat ang ano natin, mindset. Hindi natin
Sabihin yung crab mentality, hindi natin gagawin kasi hindi tayo magiging successful, guys, kung naghihilahan tayo pababa. Diba dapat tutulak natin yung nasa baba, ay hatakin natin para lahat tayo paangat, diba, no? So yun si Bibot na hindi ko pa siya na-meet, no, nasa Spain. Si Simple PG, yan, mayroon kaming collab noon sa Mall of Emirates sa Cheesecake Factory, nilibre niya ko. So pagbalik niya, ilibre niya ko ulit. my friend, no? So nasa ano siya ngayon, pero baka magbakasyon din siya dito. Yes, true, tama, friend. Kasi alam mo, kahit saan tayo makarating, no, kung talagang yung puso natin matulungin, di ba? Kahit umangat tayo or umano talagang tumutulong, tayo handa tayong tumulong, yan si ano, matulungin yan. Kaibigan ko si Simple PG, si Delia. Bisaya rin, taga Davao. Si Bibot, Bisaya rin, taga Cebu. Si Lucia Ilunga, ano, Ilunga, taga Bacolod yata. Yan, na-meet ko na yan sila, mga kaibigan ko dito sa Abu Dhabi. So yun ang isipin talaga natin, guys. So ang topic natin, no, yung what is your deepest why? So ito na topic na ano rin to sa mga leadership training na naatinan ko. Pag na lahat naman tayo may pangarap, siyempre sabi nga ang pinakamahirap na tao yung walang, hindi yung walang pera kundi walang pangarap sa buhay, kasi kumbaga libre na nga mangarap pero hindi siya maka-afford, kumbaga hindi pa niya magawa. So ibig sabihin napakahirap niya, no? So lahat tayo na nasa abroad or OFW, alam ko lahat tayo mayroon tayong pangarap. 'Di ba? So pangarap natin, kanya-kanyang pangarap, iba-ibang pangarap. So pangarap talaga natin na guminhawa ang buhay, magkaroon ng magandang buhay, yung ganun ba, 'di ba? So dahil doon sa pangarap, hindi lang naman tayo nangangarap, mayroon tayong dahilan. 'Yun yung deepest why. Yung iba, gusto nila yung magulang nila mabigyan ng marangya or magandang buhay. Or kung yung may anak naman, diba? Yung iba, pangarap nila na mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak. So lahat tayo mayroong deepest why. Pwede kayo mag-comment dyan kung ano yung deepest why nyo. No, Melinda, ay Belinda, Maria Belinda, vlogs. Monetize na ba si Maria Belinda? Si Bibot, siguro busy, no? Wala ka na sa loma, amigo. Simple PG, o baka busy din. So, comment. Pwede kay comment dyan sa baba kung ano yung mga deepest why nyo, no? So, ako naman, ano ko sa inyo, mayroon kong isang anak, no? So, yun ang deepest why ko at sa kayong partner ko. Siyempre, unang-una, lahat na magulang, wala namang gusto na mapariwara or maano yung anak nila, di ba? Lahat tayo na magulang, gusto natin mabigyan ng magandang buhay ang ating anak. So, ang anak ko ngayon, mag 17 years old na, gusto ko rin maano, mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya, nagsikap ko mag-abroad nun kasi ang pangarap talaga niya nung mga 6 years old siya, gusto niya maging doktor. Ay, hindi, 4 years old. Pag tinanong ko, gusto niya maging doktor. So sa Maynila noon, nagtatrabaho ko bilang security guard, lady guard, ganun. So hindi ko ma-afford yun, no, di ba? Sa laki ng gastusin kung mag-doktor siya. Kaya sabi ko mag-abroad ko, kailangan ko mag-abroad para matupad yung pangarap niya. Simple PG, dikit lang, guys. O, iwan tamang bakas. Balikan ko kayo maya-maya. O, tama yan. Sa lahat na hindi pa kadikit, no, dikitan nyo siya. So, yun ang ano ko. Dahil sa anak ko, kumbaga, yun yung deepest why ko, yung aking isang anak, nag-iisang anak. Okay, mayroong bago, no? Bibot gasta. Okay. Baba lang kayo. Baba lang kayo ulit ng bahay para makita nila. Bahos nag-work kapa lady guard Manila. Oh, 11 years ko na lady guard doon sa Manila, sa Valenzuela, kumbaga factory, parang company guard. So doon sa 11 years ko, yan, nagbaba na si Simple PG, no? Anuhan, dikitan nyo, guys, sa mga bago, dikitan nyo lang. So sa 11 years kasi na ano, wala talaga, kasi siyempre umuupa, malaki ang sahod ko noon, mas kumbaga mas mataas kaysa minimum noon na time. 1995 hanggang 2006 ko nagwardya.
Matagal, no? So, ang problema kasi sa atin noon, paglalo na sa Maynila, no? Oo, patay ng bahay. Simple PG family, dan po sa'yo. Okay na, tapos na daw sa'yo. Balikan ka niya mamaya, ah, kung Melinda, ay Belinda, kung busy pa siya, balikan ka niyan mamaya. Dito lang ha sa Jyoti, dahil Jyoti ako, pero sure, balikan ko kayo. Okay lang yan, guys, basta mag-iwan ng kinang bakas, no? Balikan kayo lahat. Matagal din, 11 years to yun na street. So, ang nangyari kasi, nung kinuha ko na yung anak ko sa Davao, dinala ko mga 9 months siya. Doon nag-umpisa na mahirap. Mahirap kasi upa ko ng apartment. Tapos, kukuha ko ng mag-alaga, di ba? Maya, balik ko. Okay. Okay, so mahirap kasi ang kinukuha ko, mga kamag-anak, mga pinsan ko lang para makapunta sa Maynila. So, magkano ang ticket sa eroplano, magkano ang gastusin para makapunta silang Maynila. Ang problema, pagdating sa Maynila, mga 3 months, gusto nila magtrabaho sa factory. Kasi noon na time, mga 2004, mga 2005, 6, mga ganun, maraming mga factory, di ba? Madali lang pumasok sa factory. So, ako naman kasi, obibot gasta dan sa'yo. Okay, tapos na, Belinda, no? Pero babalikan kayo niyan mamaya, Maria Belinda. Vlogs, okay? Kasi, nasa ano siya, nasa duty. Caregiver si ano sa Spain, no? Si Bibot Gasta, kaya medyo busy siguro. Noon, parang hirap makarating Maynila. Parang sikat ka na pag Manila, pag galing Manila. O, tama yan, Dil. Kasi nung simple PG, totoo yan. Kasi parang noon na time, parang iniisip na pag makapuntang Maynila, parang langit na ba? Ganon, tuwang-tuwa, nasa Maynila ka, ganito, ganon. Pumuputi, gumaganda ang kutis, kahit sa bahay, kahit katulong, no? Ganon. So, ako naman kasi, hindi talaga kumadamot na ano, kahit sa kapatid or sa mga kamag-anak ko. Siyempre, gusto ko na mas gusto nila sa labas magtrabaho. O sige, okay, pero wala na. Kaya, kumbaga, kukuha na naman ko, gagastos na naman ko, parang stepping stone lang nila, makasakay sila ng eroplano, makarating ng Maynila, parang ganun ang nangyari. So, pagdating sa Maynila, ayaw ko rin napigilan sila, kasi ganun ko eh. O sige, mas gusto nila, mas kumbaga mas malaki ang sahod, mas maganda kasi sa pabrika, tinutulungan ko rin, ipasok ko pag hindi kami kaapilido, kasi bawal, gwardiya, bawal magpasok pag parehas kayong apilido, ipasok mo sa company, bawal. So yung pinsan ko, iba naman apilido niya, napasok ko siya doon. Tapos yung iba naman, minsan lalaki nga kinukuha ko, eh gustong magtrabaho, gwardiya, ganun. So pinapasok ko rin na gwardiya, ganun lang ang ano ko kasi gusto ko na may mga pangarap din sila, di ba? So hanggang dumating yung point na wala nang mag-alaga nung anak ko, ako na nag-alaga, nag-resign ko noon sa trabaho para mag-alaga. So mga 2 years din ko na nagtiis, no? Kumbaga mahirap, alaga ka ng bata, tapos yung partner ko may trabaho, siya mo na ano. Pero siyempre, alam mo na eh, nandoon na yung isumbat sa'yo, ganun. So pero tiniis ko yun lahat. Hanggang yung gusto nung anak ko nga na sabi ko, kaya yung nag-apply na ko ng abroad. So siguro, minsan sabi nga nila, may mga dahilan, no, ang pangyayari, di ba? So sa may mga anak, makarelate kayo, no? Makarelate kayo talaga na gagawin natin ang lahat para sa anak, no? O, hirap talaga ng life, hosti ka lang, haloto muna ako. Oh, sige, check mo lang, kahit mo na lang iwanan mo para baka masunog yung niluluto mo, Belinda. So, salamat sa pag-drop by at saka nadagdagan yung mga friends natin, no, mga kaibigan natin. No, hirap talagang life, pero kailangan, sabi nga nila, bago daw sumarap ang buhay, kailangan muna natin maghirap. So, paghirapan natin, at least may inaantay tayo na sarap. O, sige host, okay, true yan, kahit pagod, okay lang. O, tama, okay, mega shout out, no, nadagdagan tayo, 11 million na, no? So, yun, dumadami. So, konting kwentuhan at saka dikitan, ganun lang. So, yun ang mga pinagdaanan ko. Kaya ngayon, kahit anong hirap, kumbaga, sanay na tayo, no? So, malaking ako, pasalamat din ko na lumaki ko sa hirap. Kasi kung nagkataon na magandang buhay, tapos nawala yung nanay at saka tatay ko, mas mahirapan kami. Diba? Kaso, sanay kami, kumbaga, sanay na parang okay lang. True talaga yan, kahit pagod. Pagod na, okay lang. O, totoo. Totoo yan, simple PG, kumbaga relate, no? Nakaka-relate tayo dahil sa mga pinagdaanan.
Kaya simula nung nag-abroad ko, inano ko na talaga na noon no, inano ko na makaipon, magnegosyo na lang ganun. Pero sa totoo lang, pag unang abroad mo, kasi nang may pag-abroad ko kasi 2008 talaga, ano na, kumbaga mayroong placement pay ang driver, kasi lady driver in-applyan ko. Kaya nangutang pa ko noon pang placement pay na 20 mil. So 2008, yung 20,000, medyo malaki na rin. Diba? O, true talaga yan, kahit pagod okay nang. Tama, simple page, no? So kahit medyo, ano, nag-utang ko sa lending noon, ang laki ng tinubo. Kaya yung sa 2 years ko, insakto lang mga 1 year, nabayaran yung utang sa lending, naoperahan naman yung anak ko nung appendicitis. Kumbaga, grabing pagsubok, diba? So mga 2010, ganun. Adi, 2009. Sakto lang mag-5 siya, 20, kalaki noon. Oh, no, na panahon, kaya nga, kailangan yung iba magbinta pa ng lupa, diba, noon na time. Kasi ang sahod noon, ano pa lang, 1-2. So, magkano ang 1-2? Mga 15,000. Noon na time, medyo mataas ang palitan. Kaya yung natapos ko, kasi ang 20,000, back to you, boss. O, salamat, Lucia. Sweetie tawag namin dyan. So, nung sahod ko noon, 500 dirhams lang. O nga, mababa talaga noon. Kumusta na, boss? 2003. Matagal ka na talaga nag-abroad, no? Ako sa 2008, eh. Okay lang, ano, pula pa rin ang asang. Wala pa rin, ano, nag-antay ko ng, ano, sweetie, nag-antay pa ko ng amo ko sa, ano pa, May 1 pa daw ko mag-start. Inantay ko na lang din kasi kuhanan niya ko ng visa, binigyan niya ko ng pang-renew ng, ano ko, kumbaga extension na 3 months. So, antayin ko na lang habang inaantay, nag-online muna ko ng, ano, diba? Kasi matagal-tagal din eh. Matagal-tagal eh, mga 2 buwan pang antayin ko. Kasi ang sabi niya nung una, March katapusan, ewan ko nagbago. Hindi, April katapusan naman daw. Matagal pa yan, boss. Oo nga, matagal pa. Kaya, kailangan makasahod tayo dito sa, ano, kay Lolo, kay para may pera. Marami na nga akong nilapitan mo ng hingi ng ayuda kasi, ano, na, biruin mo, December 13 pa, December, January, February, o March, na magtatlong buwan ako sa 13 eh. Na kailangan ng ayuda kasi mahirap naman kung sa Pinas manggaling, no? Wala kasi kung ano dito talaga, mayroon kong konting mga ininvest na sa Pinas kasi bala ko, inshallah, sabi ko mga 2 years, pero iwan ko, titingnan ko lang ngayon, no? Dahil sa nangyari na bago yung mga plano natin, dapat talaga uwi na ko nung after 2 years. Kaso lang, kung hindi nagkaganito ba, no? Saan ka, boss? Dubai? Abu Dhabi ko ngayon. Nandito ko sa Musapa. Hindi ka pa sumahod. Ah, hindi pa kasi kulang pa. Nawalan kasi ko ng ano, mga 1 buwan din, di ba? Nawalan ko ng ads. So, magkano na lang natira? Nag-0-0 man yun. Ewan ko bakit gano'n. Yung dating laman ng ano, nag-0. Tapos, yun. Kaya, dapat makasahod na. So, hingi pa ng suporta sa mga kababayan natin ito para umabot ng 100. Makalahati pa. Malaki-laki pa, no? So, yun ang ano natin. Dahil, kumbaga, yung pag-usapan natin, no, balik tayo doon sa pag-usapan natin. Saan ka sa Dubai, boss? Ah, hindi. Nag-day off ka ba nung Biyernes? Sabihin mo si ano, Lucia. Ah, okay. So, malapit lang. Invite kita sa 7 birthday ko, kain tayo sa labas. O sige, sa 7, kahit anong araw yun? Tingnan ko nga anong araw ba yun. Sibin linggo. Sa linggo? Kakalabas ka niya ng ano? 7 birthday ko, kain tayo sa labas. Sa Biyernes na lang. Hindi ka pwede sa Biyernes? Sige. Kasi tingnan natin sa ano. Linggo yun, no? O linggo nga.
At tama yun, linggo para tayo-tayo lang, hindi kaya marami, no? Kasi pag Biyernes, maraming tao, baka mahuli tayo. Marami daw nanghuhuli dyan sa ano? Sa mga kainan. Kailangan ng distancing, di ba? O kaya 5 na lang para day off din ni Sweetie. O sige, pwede sa 5. Sa Friday na yun, di ba? Sa Friday. Ah, sige, Friday yun. Okay. I-remind mo ko ng Webis ha, baka kasi makalimutin ako eh. I-remind mo ko, Sweetie ha, i-message mo lang ko. Saan tayo magkita? I-message mo ko kung saan para puntahan kita. Sabag, isang sakay lang naman dito. Musapa 12 ko eh. Ay, hindi. Shabia 12. Kumbaga, isang sakay lang hanggang Abu Dhabi. So, okay lang yun. Lagi, bala ko nga pumunta sana ngayon. Pero, naghanap ko ng bangko. Friday yun. O, tayo lang. O, tama yun. Tayo-tayo lang. Saan tayo? Sa Pinoy Lumi House? Sa buffet? O nga, kasi tagal na natin din nakita, no? After nun. Okay, wala namang problema sa, no? Ang tagal nating di nagkita. Grabe, no? Biruin mo, nung nasa Dubai ko, paano? Ang ano kasi, nung nasa Dubai ko, o oh, sige, PM kita, salamat. Nung nasa Dubai kasi ko nun, si Iris ang pumupunta sa Dubai, kaya sa Dubai kami nag-ano, lalagi. So, bihira talaga ko makapunta nun dito sa Abu Dhabi. Tapos, nung nag-lockdown na, so mga isang taon din na hindi kami nag-ano, kita. Hirap, mahirap ang ano, hirap yung mga pangyayari. Hello, oh. Ngayon, mabuti nga ngayon, medyo okay na eh, no? So, wala ka na pala sa Dubai. Wala, nandito na ko din sa, ano, Abu Dhabi, sa Musapa, mga 1 month na rin mahigit. Nung January 13 ko bumalik dito. Kasi nung nasa Dubai ko, halos lahat na, ano, halos lahat ba na mga hiring, ganun, dito sa Abu Dhabi. So, sabi ko, pupunta ng baba muna, andyan si Sweetie, ha? Dami pa talastas. Okay, boss. Okay, salamat. Ano kasi deal, nung nasa Dubai ko, karamihan na hiring dito sa Abu Dhabi nakikita ko. Kaya sabi ko, grabe ang mahal ng pamasahe. Wala kasing bus. Nung nag-ano ko, kasi may dala ko noon, isang biyahe ko, 300. Kaya sabi ko, dalhin ko ng mga gamit ko para hindi ko pabalik-balik ba. So, nag-stay ko dito ng ano, ng may kakilala ko dito. Ano to, ang tawag na sa pastoral, kaya libre lang ako, hindi naman libre, payag sila na sa kanila ko magbigay pag ano na. Baba muna diyan. Ah, open lang to, boss. Okay. Ah, okay. So yun, kaya inaano nga ako nung kaibigan ko rin doon sa Dubai doon kasi 700 medyo mahirap talaga 'o. 700 kasi ang ano doon, parang alam mo yung partition ang tawag nila, yung may kama lang tapos ano, maliit. Oh, at least po, Jason, oh, later by the way. Nga, yun nga, malaking bagay din yun. Kasi kung doon sa Dubai, siyempre kailangan magbayad. Kasi kumbaga, puros din mga bed space, gano'n, no? Yun, parang kwarto-kwarto lang yung partition, o 700, eh, malaki din, di ba? Eh, dito, sabi kong gano'n, at least dito, medyo okay, mura din ang mga, ano dito, ang pagkain. Dito kasi Musapa, maraming mga grocery, mura naman ang pagkain, kaya nakakatipid. So, medyo hirap din talaga, at least, o nga, medyo hirap talaga kasi, siyempre, walang dumarating na sahod, di ba? Walang dumarating na sahod kasi walang trabaho. Pero, pasalamat din ko, yung mga products na inutang nila dati, yun, nagbabayad naman yung mga, ano, yun yung pang, ano ko, pang gastos-gastos. Pero, unti-unti na nga, konti nang laman ng ATM ko, eh, kasi ano, unti-unti pangbayad sa ano, ilang beses na nagastusan ko doon sa ano, swab test, kasi nung pumunta ko ng Dubai may interview, pagdating dito siyempre bayad doon sa rapid test, pagdating dito after 4 days swab test, after 4 days pagka kumbaga every 4 days, so after it, pang 8 days ganun, so malaki rin 90 bawat ano pamasahe pa. So kayanin talaga kasi. Oh, awa ng ano, okay naman yung na anuhan ko, yun nga, inaantay ko kasi na tuwing punta ko doon, nung dalawang beses na ako nakapunta, nung punta ko una, binigyan ko 100 pamasahe. Pangalawa naman, binigyan naman ko niya 100. So, may isang oras lang ko doon na ano. Kaya kahit pa paano, hindi logi, di ba? Nung pumunta rin ko noon ng Dubai, binigyan din ko ng ano, 300 yung pamasahe. Kaya
kahit papano. Kaso lang, sakto lang din pang swab test ko. Diba? Yun ang problema kasi. Pero kung wala lang sana tong pandemya, walang problema eh, no? Kung wala lang to ba, maganda sana ang ano, baka nandun pa rin ko nagstay. Eh, ngayon kasi, dahil sa ano, kumbaga maraming apektado ba, no? Maraming naapektuhan, kaso lang, hindi naman tayo pwedeng tumigil na sa isang tabi, di ba? So, kailangan laban lang talaga. Mahirap din, pero kailangan natin kayanin, no? Kasi ano, mabuti nga, yung sa Pinas din na may mga konti kong pautang doon, nagbabayad naman, kaya hindi ko, kumbaga, kahit papano, may allowance doon si Iris at saka si Janry. Pero, anuhin lang talaga natin, kumbaga, yun nga, kasi sa ngayon, mahirap maghanap ng maganda-gandang offer ba? Marami ko nga, all-in, nag-ano na ko sa all-in, pa-interview ko doon, mababa nga ang sahod, tapos, eh, hindi ko tinanggap, ganun. Kaya, yung nag-offer yan, yung dito lang sa Abu Dhabi, kaya sabi ko, okay na lang, kahit antayin ko, at least sigurado ba na, kung katapusan ng April, ganun, sabi ko, at least sigurado, medyo okay ang ano niya, kasi 3,000, tapos bigyan niya ko, kung mag-renew din ko, ibigay din niya yung ng bonus, ganun, may gratuity, kung baga sumusunod siya sa ano, tapos weekly off. So, ang kagandahan, kay, kasi ano, mga 24 hours ang off, tapos, kung gamitin kanya, bayaran kanya, di ba? So, bihira ang ganun na offer sa mga taga rito, mga lokal. Eh, sabi ko, ah, okay na yan, antayin ko na lang kaysa hanap ko ng hanap, di ba? Tapos, kagaya ngayon, no, pinadalhan niya ko, hindi ko pa nakuha pang ano sa visa, kumbaga para extend yung visa ko habang antayin yung i-cancel niya yung driver niya ngayon. So, sabi ko, ah, okay na rin, at least siya ang mag, ano, di ba? Siya magbayad. 1-4 din yung visa, yung extension. Yung 3 months visa, 1-4. So, malaki-laki rin, di ba? Kaya sabi ko, sige, antayin ko na lang yan kaysa maghanap ako ng iba na ano. Mababa ang sahod. So, yun, no? Yun, guys, ang ano natin. So, lahat naman tayo, mayroon tayong deepest why. Kumbaga, mayroon tayong kaya tayo nagsikap dahil sa mahal natin sa buhay, no? Dahil sa mama natin, sa papa, sa kapatid, or sa anak, no? Kaya, kung minsan nanghihina tayo, kumbaga, manghihina man tayo na nakakapagod na, di ba? Nakakapagod na rin, kagaya ng mga pangyayari ngayon. Hindi lang naman ako, marami, o, pasilip-silip lang, migo. Okay lang yan, miga. Pasilip-silip lang, okay lang yan. Baka ano ka ng alaga mo, ba? So yun ang kagandahan sa mga kumbaga mga OFW na mayroong extra income, no? Kasi kung may extra income tayo, mawalan man tayo ng trabaho, hindi tayo gaanong mahirapan, di ba? So ito isa to, isa rin to ang pagiging vlogger kasi nung nagkaroon ng pandemya, ang dami parang doon nila binaling kasi mahirap na nasa bahay ka lang, di ba? So marami ang nag-umpisa mag-vlog. Nagulat na nga lang din ko kasi yung tita ko sa ano, hindi ko alam na nagba-vlog din siya. Tapos nung pag nag ano kasi ko pag nag-upload ko ng bagong video, sinisend ko sa mga kakilala, kamag-anak kasi siyempre malay mo i-click nila, di ba? Bantay ba bata ba alaga mo? Bibot ah. Ano yata alaga niya? Matanda. Ewan ko lang ngayon kung yun pa rin. Matanda ang ano nila, caregiver. No? Karamihan matanda na. No? Tapos, yun. Hindi ko akalain na nagbablog din siya. Di, isang basis yun na pag-upload ko, nasin ko sa kanya. Tapos sabi niya, ay, pamangkin. Nagbablog ka rin pala. Tapos yun, doon na yun ang umpisa na nag-ano kami. Nagtutulungan na lang, no? Tutulungan kung ano yung maganda, share ko sa kanya, kung ano yung alam niya na maganda rin, i-share niya rin sa akin. So yun, kumbaga sa pagbablog, marami tayong nakilala, no? Marami tayong kagaya ni Bibot o dahil sa pagbablog. Sila ni ano, kilala ko na yun. Marami kong nakilala sa iba't ibang bansa, mayroon sa Kuwait, sa Norway, sa ano, yung, pero yung friend ko sa Norway, ganun. Tsaka mayroon pang mga ibang ano, kumbaga iba-ibang bansa, di ba, dahil sa
ano, so, kumbaga, kahit pa paano, nabaling yung ano natin, no? Kaysa mag-isip tayo ng di maganda. So, nasa tabi, nasa tabi alaga. Kumigo, ah, nasa tabi lang, no? So, yun ang ano natin, guys. So, kung nahirapan tayo, katabi ko, ah, kung nahirapan tayo, pwede naman tayo pahinga, di ba? Pero, tuloy-tuloy dapat tayo sa pangarap natin, no? Huwag tayong huminto. Kung baga, hihinto lang tayo pag naabot na natin yung buhay na gusto natin. Di ba? So, yun yung gawin natin dapat. Pag nahirapan tayo, isipin natin yung deepest why natin. Yung deepest why. Kung baga, yung dahilan, bakit tayo nagsikap, bakit tayo nag-abroad, o bakit natin ginagawa to, di ba? Bakit tayo nag, ano, kasi karamihan naman, yung iba naman sa pag-vlog, libangan lang parang para mawala yung mga kalungkutan nila or palipas oras, ganun, no? So, yung iba naman, kumbaga lahat naman may dahilan, no? Yung iba naman nagbablog dahil gusto nilang sumikat, no? Yung iba naman gustong kumita, di ba? Siyempre, pagsisikat ka talaga, malaki ang kita, di ba? So, sa akin kasi, ang inano ko lang talaga, kaya ko nag, ano no, nung unang-una na niyaya ko ng friend ko, ngayon, inano ko nga siya kanina, sa Dubai siya eh. Driver din, lady driver din, kung nanonood ka, Perla, yung OFW si ate, yun yung channel niya. Sabi ko kanina sa kanya, ituloy mo yun kasi sabi kong ganun, sayang, di ba, yun sa akin. Kasi nakita niya, sabi niya, o nga, 3,000 na mahigit ang ano mo. Sabi ko kaya sa kahit anong gawin natin, kahit negosyo or ano, yung kapag nagtuloy-tuloy tayo, kumbaga medyo malayo ang marating natin. Sabi kong ganun sa akin, hindi pa nga yan ano talaga. Siyempre gusto kong tumaas talaga, sabi kong ganun. Kaya nagla-live ko, nag-ano, sabi ko sa kanya. Yun, i-check down niya yung ano niya, i-check niya sa laptop. Kasi sabi ko, sayang friend, kasi sabi ko, diba, sabay, nauna nga yan siya sa akin. Kumbaga, nung sinabihan niya ko nagawa ng channel, siya, nasa 200 na yata siya. Ako, isa pa lang. Siya pa lang ang unang nag-subscribe sa akin, di ba? So, sabi ko, yun nga, minsan ang nauna, nahuli, ganun. Kasi hindi nagtuloy-tuloy, no? So, sa mga pangarap natin, may time talaga na parang nawawalan tayo ng gana, di ba? So, pag nawalan na tayo ng gana, isipin natin kung bakit tayo nag-umpisa. Bakit natin to ginawa, di ba? Ganun yung pag-ganun natin sa deepest why para kumbaga ma-refresh, ganun, mabago yung ano, ay, o nga pala, no? Gusto ko palang kumita sa ano, sa YouTube, sa pagiging vlogger. O gusto ko palang, yung iba kasi nagbablog, mayroong kumbaga hinahanap yung ama nila, di ba? Kung nakita nyo yun sa ano, nagvlog siya kasi, yung sa Tulpo, no? Kasi, Pakistani yata yung ama. So, nakita, dahil sa, na ano siya doon sa pagbablog niya, nag-trending, so nakita niya yung ama niya. Diba? Maraming dahilan. Ako naman nun, ang dahilan ko talaga nung pag-vlog ko, kasi sabi ko, siyempre wala pa tayong kaalam-alam sa umpisa, no? Hindi ko alam na hindi pala pwede yung i-upload natin yung, kumbaga, i-download natin yung video ng iba, tapos i-upload sa channel natin. Hindi ko nun alam na hindi pala pwede. So, ang ginawa ko nung bago talaga ko nun, lahat ng mga video doon sa M-Global, download ko nung downloader, no? Tapos i-download ko yung video. So, pag nakuha ko yung video, i-upload ko sa channel ko. So, ang dami nun. Yun ang sinishare ko doon sa mga group chat ko. Kumbaga, iba-ibang bansa sinishare ko. So, panoorin nila mga success story, mga products testimonial. So, lahat yun na ano, mabilis naman, no? Kasi ang daming nanonood, diba? Lahat, million, more than 10 million na ang ano ng empowered consumerism or yung M-Global, no? Dating M-Global, inano lang, dinagdag lang yung ano ngayon kasi empowered consumerism powered by M-Global. So, more than 10 millions distributors. So, dumadami pa. Kaya, isipin mo, di ba? Ang isang video ko, pag isend ko yan, ishare nila ng ishare doon sa mga prospect nila, ang bilis dumami ng views, di ba? So, mabilis ko yung naabot, mga 3 months, naabot ko yung 4,000. Na watch hour. So, mabilis, guys. Kasi yun talaga ang purpose ko nun para sa business. So, ang nangyari, hindi ko na-approve dahil reused of content pala. Diba? So, parang charge to experience din. No, hindi pala pwede na ganun. Kaya ang ginawa ko, dinilit ko yun lahat na mga video. Nung na-delete ko yun lahat,
500 na lang ang ano ko watts hour. So matagal din bago na ano. So yun ang mga mga isipin mo kasi noon na time, sabi ko kung titigil na ko, parang loser, no? 'Di ba? Magiging loser ko noon kasi hindi man lang na kumbaga hindi man lang na monetize. 'Di ba? Kaya yun, iniisip ko noon, gawan ko ng paraan, kumbaga inano ko pa rin. So yung alam naman natin, no, yung para paano dumami yung oras, para ganun. So ginawa ko yung lahat. Talagang sinakripisyo ko, binigyan ko ng time para matupad yun. So naabot ko yung 4,000 after siguro mga 4 months pagkatapos nung nag-delete ko. Talagang binanatan ko din yun na ano. So nung naabot na, chinik ko na lahat. Kasi kumbaga experience natin sa una, wala tayong kaalam-alam. Pangalawa, simpe kailangan ano na tayo, no? Katabi ko, sige. Diba? So nung natapos yun, na ano na siya. Nag-send ko ngayon kinabukasan, kumbaga 24 hours na monetize ko. So yun ang ano ko guys, no? Kung tumigil ko nun, diba? So ano rin gagawin ko ngayon? Wala, no? Kaya yun, sa mga nahirapan, nung hindi pa naabot yung ano, tuloy-tuloy natin. Kumbaga hindi pa naabot yung 10 na threshold, no? $10. Kung may mga kaibigan kayo, galing naman history mo, o salamat din. Kung mayroon kayong makaibigan, pwede yun mag-ano sila, mag-join, or kung may super chatter kayo, i-on nyo. Pwede kasi yun, mabilis lang yun, di ba? Kasi yung tita ko nga, ano eh, may nag-send sa kanya, 10 o 50, ganun. Sa ibang bansa, o sandali lang, di ba? So ganun ang gawin nun, kalimutan ko, kung nandyan si Bibot, ganun gawin mo sa friend mo, sabihin mo mag-join sila, i-on mo yung ano mo, super chatter, pag nag-live ka, or premiere, ganun, pwede sila mag-send, yung palipad, tawag palipad, o magpalipad silang $5 o $10, o automatic, ano na, isend na yung pin mo, ganun lang Bibot para mabilis. So alam mo naman ang Pinoy, madiskarte, di ba? Madiskarte ang Pinoy, lahat na ano, pwede yan gawa ng paraan, di ba? So ganun ang gawin mo palabot para maano na, masend na yung pin mo. Kasi yun lang ang ano, yun din ang sa akin, di ba? Yung hindi ko na-receive yung pin, di ba? Nawala ng ads. So medyo nakakalungkot pag nawala kasi napagod nga tayo para magka-ads tapos mawala, di ba? So ituloy pa rin natin. Ganun lang guys, tuloy-tuloy natin. Yung ko yung sayo deal, no? I-ano mo na yun? Pwede mo na yun i-ano mamaya? Sundan mo yung sabi ko para mag-manual ka. Para automatic na yan, mabalik na yung ads mo. Saglit lang, basta minuto lang. Yung tinuro ko na ano, no, pag sa baba nun, masubmit mo. Pag submit mo yun, mag-message na na ano, para mabalik. Tapos yun, na-verify na. Verify na yun pagkatapos nun, nung sabi ko sa'yo na ano, ano mo yung ID, one valid ID, gano'n, passport, gano'n. So pag na-verify na, tuloy-tuloy na, kumbaga, antay na lang tayo ng sahod. So yun ang kagandahan, di ba? Okay, host, okay, salamat. Yun ang kagandahan kasi yung nag-aantay na lang tayo pag umabot ng 100, di ba? So mas maganda. Padamihin lang din natin. Kasi yung tita ko, halos araw-araw, ngayon nakalive yata siya, yung Lady Snow White. So halos, ano, halos araw-araw siya nag-live, mga 5 oras. Mayroong mga nagpapalipad, mga kaibigan niya. So pagkatanggap niya ng PIN, pagpasok niya ng PIN, nawalan din siya noon ng ads, pero ilang araw lang yon dumating yung PIN niya sa Pinas. No? So nung nakuha niya, pagpasok niya ng number, ayos na. Automatic din kasi pinasok niya na yung account niya, bank account. Automatic, minuto lang daw pumasok na sa bangko niya yung kita niya kasi mahigit 100, 101 yata yun. O diba, nakakatuwa kasi kahit yung hindi pa naman ano, kasi kung hindi pa talaga tayo, hindi tayo nag-trending, hindi, kumbaga, maliit ang views natin, no? So, hindi naman ganun kalaki. Kung tutuusin talaga, lugi naman tayo sa oras, lugi tayo sa pagod, di ba? Kaso lang, kung kumbaga nag-i-enjoy tayo, okay na yun, di ba? Nag-i-enjoy tayo, nakakakilala tayo iba-ibang tao, sa iba-ibang bansa, yung mga ganun ba? So, i-search na lang natin, napagandahin yung mga content, di ba? Kami ni Delia, nag-aano rin kami. Kasi yun nga, kailangan magkaroon tayo ng, ano kasi yun eh, kagaya nung kay Amerikanang Hilaw, pinapanood ko. Sa umpisa kasi, hindi pa talaga natin alam kung ano talaga yung Nitsi. Nitsi ba tawag nun ng channel natin, di ba? Kaya parang saksak,
sinagol or sa Bisaya, parang halo-halo lang. Di ba? So, pero pag naano na talaga natin, o tungkol sa lifestyle mo, o tungkol sa adventure, tungkol sa ano, pag na organize na natin na ganun at nagkaroon tayo ng trending, automatic, sabog. Kumbaga, lalaki na yung ano natin, channel natin. Diba? So, sa ngayon, ako hindi ko pa rin talaga ano, kasi sa akin, halo-halo rin. Kung saan-saan pumunta yun, binibidyo ko, or basta lang ang sa akin para tuloy-tuloy lang, may ma-upload ko, hindi pa siya ganun talaga ka quality, magandang quality, no, yung mga video ko, kasi balak ko pa nga bumili din ng pang video talaga na cellphone, no, yung A71, yung Samsung, kasi yun, ang habol ko doon, pwede mo siyang i-flip ba, yung, kunyari, nakaharap sa akin ang camera, pag iganyan mo siya, pwede rin parang doon naman sa harap, italikod, gano'n, no, kasi itong mga Samsung ko, ano, hindi siya, ano, kailangan mo pang i-off, tapos ano mo yung camera para doon naman sa kabilang kunan. Pero yung A71, kasi mayroon yung kaibigan ko, ganun. Kunyari, nakaharap dito yung camera, pag i-slide mong ganun, doon naman sa kabila. So, hindi mo kailangan na i-off mo na yung, i-end yung video. So, tuloy-tuloy lang, ganun. So, maganda, di ba? So, yun ang last, ay yung parang ano ko, tapos sa Pinas na ko bibili ng mga. So, bago ko uwi, doon ako bibili ng mga yung ring light, ganun. Kailangan maganda yung mga, hindi mamahalin, basta may kumpleto tayo na equipment, no? Kasi pag nag-live tayo, kagaya ngayon, di ba, pangit ang, ano, hindi naman siya ganun ka-clear. Kasi itong camera ko rin, camera lang ng laptop, di ba? So, bibili tayong camera, parang i-ano na camera, para sa magandang kuha ng video or pwede rin sa ano na lang. Di ba yung mga, yung ano natin, yung ring light, mayroon na siyang pang paano, iba-ibang kulay, di ba? So habang nandito tayo ngayon, sa abroad ba tayo, no? So habang wala akong trabaho, yun ang inaano ko, guys. Lipat kita, ninja. Okay, salamat. Habang wala pang trabaho, inano ko na araw-araw, sana araw-araw ko yung suportahan din, no? Saka mag-invite tayo, share natin doon sa ibang mga kaibigan para dadami tayo, guys, dadami rin yung magiging kaibigan natin, no? So, ang ano naman talaga natin, hindi naman natin hinahangad na paliit, kundi palaki talaga, di ba? So, palaki tayo, palaki ng palaki. Ang bilis ng oras, no? Mag-alas dos na pala. Masyadong late ko kasi nakaano dahil tawag pa yung kapatid ko doon sa ano, sa Davao, no? May ano kasi kami sa Davao ngayon. Oy, Laila Field, hello. Yung ninja mo, ano, salamat, ha. Magbaba ka rin ng ano mo dyan? Bigyan natin ng jacket. Ano ka sa Davao ngayon? O baga pinapalakihan ang mga daan, kaya video call kami nung kapatid ko dahil mabawasan yung lupa ko. Kaya sabi ko, hindi ko papayag na bawasan nila. Kasi kumbaga mag-extend, siguro mga isang 1.5 meter. Siyempre, malaki rin yun kasi mahaba, di ba? So, naano ko na dapat bayaran nila kasi private yan, di ba? Private property. So, yun ang inaano ko. Medyo natagalan kasi dapat 11 or 12 mag-ano na kami. Live. So, mga isang oras lang tayo ngayon, guys, no? Kasi para hindi ko maabutan yung kasama ko dito, parating na kasi yun. So, konti na lang, mailang minutes. So, maraming salamat, no? Doon sa, ano? So, ulitin ko yung deepest why natin. Pag nanghihina na tayo, guys, at kumbaga balikan lang natin yung ating deepest why, kung bakit tayo nag-umpisa, bakit natin to ginawa para naku, mabawas yan. Wala na tayo magawa. Ganon din house ko, North Cotabato. O, yun nga, dili. Sabi ko, ipatulpo ko sila. Kasi may budget yan. Alam ko may budget. Kasi, alam mo, naloko na kasi yung nanay at saka tatay ko dati. Pinapirma sila doon lang sa Sagingan. Wala kaming kaalam-alam. Tapos nagulat na lang kami. Hindi naman binayaran, di ba? Dapat may budget yan na ang matamaan. Ilang niyog ko ang matamaan. May santol, may ano, matamaan ba? Simpi, tanggal talaga yun. Kaya sabi ko, sayang. Diba? Yung mga tanim ba? Dapat yung mga tanim na lang bayaran kasi sayang, eh.
Siyempre, ang niyog, ano pa lang, hindi pa nag-umpisa mamunga, malapit na mamunga yung niyog. Ilang puno yun, baka dalo o tatlo ang makuha. Mga bagong ano yun, siguro mga 5 years na yata yun ng mga niyog. Basta medyo mataas na rin, malapit na mamunga. Sayang. Kaya nga, yun ang mahirap sa atin. No? Sabihin lang nila kasi pagandahin ang daan, palakihan ang daan. O sige. Pero sabi ko, pag hindi, ipatulpo ko kayo. Pag hindi nyo ayusin ng ano, sabi ko doon sa kapatid ko. Kasi sabi ko, private property yan. May karapatan tayo dyan, di ba? So, yun na guys, no? Maraming salamat. Kaisang oras na rin tayo. So, bukas ulit. Oh, bukas ulit din, no? Hair na mi ulit. Uy, Lucia. Ay, salamat, sweetie, ha? Pero ano, kasi alis kasi ko, alas dos, no? Maraming salamat. Bukas ulit. Sana, ano, invite mo si, ano, pagka may, kahit ninja lang niya, pag wala siyang trabaho. Pag di busy ba, no? Bukas, eh, ano ko mga 12, ganun, 11, 12, ganun. Kasi ngayon, alas dos na. So, eh, ano ko na kasi, bababa ko, may kukunin kasi ko. Tapos parating na rin yung kasama ko eh. Ayaw ko na maabutan ko nila na nagla-live. Baka sabihin nila, siyempre hindi pa naman nila alam yung ganitong ano. Baka sabihin nila, sige lang kung aksay ng ano. No? O maraming salamat, sweetie, ha, sa ano. Dalawin din kita mamaya, ah, Bibot, si Simple PG, at saka sa lahat. Maraming salamat. Bukas ulit, no? Sige. Maraming salamat at God bless everyone. I-end na natin.